ang vermicompost o vermicast o kayang tae ng mga bulate ay isang kumpletong pataba para sa ating mga halaman. Papakita ko kung paano natin gawing vermicast ang ating organic waste sa bahay. Una, kailangan natin gumawa ng worm bin. Ito, nilagyan ko ng butas sa ilalim at saka sa sides para magandang air circulation sa loob at para sila ay makatakas sakaling ayaw nila ang kanilang worm bed. Pagkatapos nating ma-ready ang container, ang kanilang worm bin, magagawa tayo ngayon ng magbubulok tayo ng kanilang pagkain at magigsisilbing tirahan nila. Kung anong nutrients meron sa mga ipapakain natin, yun din ang nutrients na makukuha natin mula sa kanilang vermicastings. Mga tissue at lumang newspaper pinangbalot sa mga na-mine ko, mga nabili kong succulents online. Hindi ko itinatapon. Ayan, inipon ko para maisama ko sa aking gagawing compost. Una, maglagay ng first layer ng soil. Susunod ay isama na natin ang mga lumang karton at mga papel. Basain natin konti para moist ang ating worm bed. Pwede ding gupitin ng maliliit ang mga papel at mga karton para madaling mabulok. Isunod na natin ilagay ang ating mga kitchen scraps. Gusto ng mga bulate ng malamig na tirahan, kaya dagdagan natin ng saha ng saging sa ibabaw. Para mabilis mabulok ang ating organic materials, lagyan natin ng second layer ng lupa. Medyo kinulang ako sa lupa, kaya dagdagan nyo pa hanggang sa matakpan lahat ng ating greens. After 12 days, ito nabubulok na siya. Pwede na nating ilagay ang mga bulate. Ito, nabili ko itong mga bulate per kilo. Mas mahal pa sa karne ng baboy. Ang gamit nating bulate ay ang African night crawlers. Mabilis silang kumain at mabilis din silang dumami.
iba ang African nightcrawlers sa ating mga regular na bulate na nakikita sa ating garden kasi itong mga to ay mabilis kumain. Ilagay lang sila sa ibabaw at sila na ang kusang gagapang papunta sa kanilang bagong tirahan. Ito, after ng 3 o 4 na linggo, halos maubos na nila ang kanilang pagkain. Kapag hindi pa iha-harvest ang vermicast, magdagdag lang ng pagkain kasi pag wala na silang makain, aalis sila, lalayas sila. Ayan, dagdag lang ako ng dagdag, mga pinagbalatan, mga lumang dyaryo, karton. Dahil mabilis silang kumain at magparami, gumawa ako ng branch 1. May branch 2 na dun sa ate ko sa lamot. Hindi ko alam kung buhay pa sila. Kagaya din ng ginawa ko dun sa una, nagbulok ako ng kanilang worm bed. Tapos, kumuha ako ng mga bulate mula doon sa main worm bin at ito ngayon ang ilalagay ko dito sa aking branch 1. After ng 3 o 4 na linggo, ito na may nakikita na akong vermicasting sa ibabaw ng worm bed. Lahat ng pwedeng ipakain sa bulati ay itapon lang sa loob ng worm bin. Hindi pwedeng maglagay ng lutong pagkain tulad ng karne, kanin, dahil pagtitirhan ng uod ang ating worm bin. Hindi rin pwede ang oily dahil ang mga bulate ay sa kanilang balat humihinga. Baka sila ay masuffocate pagka naglagay ng oily foods. Ayaw ng mga bulate ng sobrang basa. At kapag nasobrahan ng paglagay ng balat ng pakwan, maglagay lang ng tuyong mga karton upang maabsorb nito ang ekstrang tubig. Kapag sobrang basa ang ating worm bed, malulunod ang ating mga bulate kaya importanteng may butas ang ating worm bin para sila ay makatakas at hindi sila mamatay sa loob. Para sa ating next video, ituturo ko kung paano i-harvest ang vermicast o vermicompost mula sa ating worm bin.